Good morning, this is Benzon of Agri 101, and sa episode na ito, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga sikreto. Hindi naman talaga yung sikreto kasi makikita natin ito sa YouTube. So ano yung ginagawa kong training at saka pruning sa ating apple trees. So ito sa mga importanteng i-consider natin sa pagpapabunga ng ating mga apple. So sa mga nagsisimula pa, so intay-intay lang kasi talagang proper training and proper pruning, so diyan ang magsisimula yung pagpapabunga ng ating mga apples. Ipapakita ko is about yung paano mag-start ng pruning. So, mga ilang years nga ba yung puno na pwede na nating i-prune. So, sa akin is pinapaabot ko lang ng mga 5 feet or ito sumobra na nga 5 feet yung aking pruning. Or ito, this is 7 months old na up. So, supposed to be, it will be 1 year sana pero mas madali siyang lumaki kaya ipuprune na natin. So, pag start ng pruning is we have to cut off the apical dominance. So ganito lang. So mga nagsasabing namamatay daw yung apple pag prune. So parang wala pa namang sa mga apple ko dito sa dumaanan ng pruning. So wala pa namang namamatay. So ito, kinat ko yung apical dominance niya to give way sa mga lateral buds niya. So dapat dito may lalabas na mga sanga. So doon natin i-start yung ating training pag lumabas na dito yung mga lateral buds. So para ma-encourage yung apple natin to produce lateral buds, so we have to cut off the apical dominance. So yun yung pag-start ng training. So hintayin lang natin ito na mag-produce na siya ng lateral buds. So ito yung isa sa mga halimbawa ng na-prune ko na ng apple. So, pinat off ko na yung apical dominance niya dito to encourage our apple na mag-produce ng lateral branches. Ano, yun kasi yung ating gustong i-attain sa ating apple, yung mga lateral branches niya. Kasi kung papabayaan lang natin ang apple na hindi natin i-prune dito, so it will grow vertically. Tapos tataas lang siya ng tataas, like 15 feet, 20 feet. So, mahirap siyang mapabunga kasi wala siyang masyadong lateral buds. So, ang isa kasi sa tendency pag hindi natin prune or hindi natin i-prune yung ating mga apple, so mag-produce lang siya ng mga sprout or the water sprout. So, para magiging bush lang siya, magiging grasses lang yung ating apple. So, it is very important na yung ating apple is meron lang talagang isang puno or the central branch lang talaga siya. So wala siyang mga water sprout dito sa baba. So ang gagawin natin dito para hindi siya mag-vertical grow ang ating mga branches, so we have to bend. So paano natin i-bend? So ito yung tinatawag na training. So lalagyan natin siya ng pabigat. So yung sa pamilya nyo, yung mga pabigat sa pamilya nyo, pwede nyo isabit sa apple para bumunga yung apple nyo. So, pero joke lang yun. So lalagyan natin ng pabigat. So ang ginagawa ko or ang aking ginagamit na pabigat is ang recycled bottle ng soft drinks at saka water. So isasabit lang natin ito sa ating mga branches. So like for example ito, patungo na siya sa vertical grow. So atin yung i-train. So, ilalagay lang natin dito yung ating pabigat. So ito, masyado siyang mabigat. So kawawa naman si branch natin. So ang gagawin natin is bawasan lang natin yung tubig. So ito yung kagandahan pag ginamit natin sa kanya, babawasan natin yung bigat. So ayan. Wag naman nating masyadong pabigatan kasi baka ma-break yung attachment niya dito sa central
stem. So, yan. So, na-adjust yung kanyang weight. So, ito mas mabigat na nga. So, bawas lang. So, oh, ayan. Maganda siyang tingnan. So, ito naman yung ating i-tray. So, supposed to be, mag-iiwan tayo ng isang, ano dito, tawag nun, central leader. Pero hindi naman ito apple na high density. Kasi yung mga high density apple is, pinapataas nila, pero parang katulad din ng spalier type yung kanilang training. So, ito is, ang training na ito is, assuming na open-based pruning or open-based training din. So, ang gagawin natin is, lagyan natin ito ng pagbigat. So, ayan. So, bawas lang tayo ng konting weight. Kasi parang hindi naman nabigatan. So, ayan. So, nilagyan ko ng support dito kasi matutumba si Apple. Kasi hindi pa. Supposed to be, ang training ng ating Apple or pruning is mga 2 to 3 years pa. Pero ito, pinakita ko ninyo. Ito kasi siya is 7-month-old na apple, kaya medyo juvenile pa. Pero yun kasi yung ano, palaging tinatanong kung ano daw yung training at saka pruning ng apple. So, kaya pinakita ko sa inyo. So, bata pa ito si apple. So, tinayin ko na. So, ganyan siya. So, dito, ito is naka-lateral na, pero dapat naka-ganan siya. So, ito, maganda siya. So, ano ba yung kagandahan pag trinay natin yung or ating prune yung apple, yung airflow niya dito sa ibabaw. So, maganda. Kumbaga, kung nakaganyan lang siya, so yung airflow niya dito, at saka sunlight, natatrap lang, so hindi siya mas-scattered. So, yun yung kagandahan pag latray ng ating apple. So, ang isa din sa mga disadvantage, pag hindi natin natray ng apple, so, nagsasanga lang siya, nagsasanga, tapos dumadami yung kandang dahon at saka nagiging breeding ground ng mga diseases at saka pest. So, yun yung kagandahan pag na-train natin at na-prune ng ating apple. At isa sa mga advantages rin sa ating pag-prune at pag-train ng ating apple is yung sunlight is nakikita talaga ng dahon, but not only the dahon but also the stem. So, ito ng nangangailangan din to ng exposure sa sunlight. So, yun yung kagandahan. So, sa training kasi at saka pruning, yun yung isa sa mga importanteng aspeto na i-consider sa pagpapabunga ng ating mga apple. So, that's it. Sana may natutunan kayo sa aking konting episode ng Apple Growing in the Philippines. So, this is topic is pruning and training. So, sa internet, marami pang mga information doon. At meron pa kayong talagang matututunan pag nag-scan kayo sa internet. So, thank you and don't forget to subscribe.